Kaibigan at kasosyo ng isang umalis na ABS-CBN Noontime Program Director, makikipag-transaction nga ba sa It's Showtime? Ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Tila malaki ang posibilidad ng makipag-usap o makipagtrabaho ang isang kaibigan at kasosyo ng umalis na director ng It's Showtime na si Bobbit Bedanes. Matatandaan na si Bobbit Bedanes ay ang original director ng It's Showtime, subalit matapos ang ABS-CBN shutdown ay nagdesisyon na umalis at lumipat ng TV5 at sa katapat nitong programa na Lunch Out Loud na ngayon ay may title na Tropang Lol. Sa isang panayam kay Louie Cristobal na business partner ni Bobbit Bedanes sa kumpanya na Black Entertainment, ay nagpahayag siya kaugnay sa pagkipagtrabaho niya sa mga It's Showtime hosts. Ang Black Entertainment ay bagong talent management company na pag-aari ni Louie at managing partner naman si Bobbit Bedanes. Tulad umano ni Bobbit Bedanes, ay siniguro ni Louie Cristobal ay bukas ang kanyang kumpanya na makatrabaho ang It's Showtime host kung sakali magkaroon ng proyektong magkasama-sama sila. Ito ay sa kabila ng mga isyong nagtampo ang host ng It's Showtime nang umalis na si Bobbit Bedanes nang walang paalam sa kanila noong November 2020. Sa isang pahayag ay sinabi, "Actually, si Direk Bobbit walang masamang tinapay. Okay naman sa kanya yun. Katulad nung last interview sa kanya, yung sinabi niya na kung pwedeng kunin, why not? Hindi lang din naman personal yung iniisip namin. If you can see, Direk Bobbit is getting old. He's 52, 53. Ang sabi niya sa akin, pare ko, I will enter, I will guide you, pero gusto ko makakapag-live ako before I retired ng good thing sa showbiz. Yun ang medyo naantig ako sa kanya." Ang misis niyang si Grace Cristobal ang naging unang kasama niya na magtayo ng sariling talent management company at naisip umano nila na maging katuwang si Bobbit Bedanes na matalik na kaibigan ni Louie Cristobal. Nagmarka umano kay Louie ang tingin niya ay magandang intensyon ni Bobbit na mag-iwan ng legacy nito sa showbiz. Sa pagkakakilala umano niya kay Bobbit ay hindi niya ito kinakitaan ng tanim ng sama ng loob sa kahit sino man sa dami ng mga pinagdaanan nito sa industriya ng showbiz. Sa dagdag na pahayag ay sinabi, "Nangyari iyon one time na napag-usapan namin mag-asawa, why don't you ask Direk Bobbit na to have our own talent management? This happened a year ago, that was during pandemic. Nandito yung puso niya talaga. I mean yung pagtulong, not necessarily showbiz, yung pagtulong in general. Saka ako naman, I want to be friend of all. Anything that you need, I'm open. I was always with Direk Bobbit nung lowest point niya. Ang sabi niya sa akin, pare ko'y, kung iti-take ko as negative, mababaliw lang ako. Everything na nangyari sa akin behind that, there's a good reason." Bilib si Louie Cristobal sa kakayahan ni Bobbit Bedanes na nakikilalang show creator at director ng kapamilya Noontime Show na It's Showtime mula 2009 hanggang November 2020. Lumipat si Bobbit Bedanes bilang creative consultant ng Tropang Lol na dating Lunch Out Loud noong November 2020 hanggang sa ngayon. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Roberto Solis, kay Gloria Ritulia at kay Mawis Dreamworks Entertainment. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.